na damage doon ni paring Secret. Polo dito. Palit na! Ay, sayang. Dapat di muna siya nagpalit eh. Dapat ginamit niya yung MS nung ano yun, nung melee. Tapos lumapit siya ng tamang range. Tsaka siya Dyer's nagpalit ng form. Pero eh, pro yan eh. Huwag natin silang i-discount. Siguro nag, ano, gusto niya gamitin yung slow. Pero nagkamay lang siya ng timing dito. Anyway, Wisp. Oy! Oy! Grabe! Grabe! Swerte naman! Oy, kay swerte mo, iho! Nakita niyo yon, double damage at haste mga kaibigan nasa kamay nito ni Wisp mga kaibigan nito nambe. Oy, may courier, courier. Teka lang, bug ba to? Courier. Ayaw nila ng courier, mamaya gusto nila ng tao dito. Isa pa, grabe yung damage ni Wisp. Hilarious. So iniwan ata ng Mineski yung courier nila doon para ma-distract ang buong team ng DG pero na ang sama-sama technique. And this can mean a tower down. Nasaan yung... Oh, ah, Toss. Creep. Kasi yung creep, yung Toss nakaka-damage ng mga ano, structures. RR stun para kay Wave dito. Pwede mamatay si Tiny kagad. Paputok! Oy, na-silence ang si Yamaguchi. Pero 2 seconds, 1 second to go para makapagtawag na naman. Pero wala ba yung Sex Bomb Dancers? Napakamalas naman. Kono! Wala pang Chrono 70% for him to use his Chronosphere. Pero okay nga, si Kimame, tinataga ni Troll Warlord. Ito na, si Secret. Polo is servicios. Tumaga ng isa, kulang lang ng konti. Isa pa. Patoy mo ni Chikubo. Kanyang palakol ni Diva, sayang naman. Double kill! What? Hinabol mga kaibigan hanggang dulo ng walang hanggan. Galit. Iniwan ko na kasi nakatingin na ako dito dahil in-expect ko na parang tapos na yung clash. Pero itong si Bimbo talaga mga kaibigan, galit sa Vix kinilaw. Wow. Ewan ko. Ayan. Ewan mga kaibigan, kukuha na naman magandang stack dito. Bibigyan niya ata kay ano, kay parang Yamaguchi. Kailangan ni Yamaguchi ng dagat. Chinane Frost! Galit! Chinane Frost na lang ang mga krepes mga kaibigan para makapagdabog itong si Yamaguchi. And it's a worthwhile choice since mabilis na ang cooldown ngayon. Ah, hindi na pala. Hindi, ang alam ko, level, o nga, hindi, tama, level 2. Yan, dati kasi ang pangit ng transition ng cooldown ng, ano, ng Chain Frost. Pero ngayon, naging mas maganda na, 120, 90, 60. Ayan. Nakalimutan ko na naman yung fight Rika, pasensya na. Pero mamaya niya, tingnan natin yung gold graph. Kamusta naman yung net worth distribution? It's going around, ano? Tawag dito, pataas baba, paikot-ikot. Around ano to 6k 600 mga ganun 700 net worth advantage para sa DG. Sa Mineski naman sila nagahari pagdating sa XP. Gusto nila pagtipan itong si RR. Mahabol na yung mga ang buong kupuna ng Dream Gaming. Saan ka pupunta, boy? Oy! Swapirino, Masterino, pero mamatay pa rin siya. Nice ano din, nice Jukes attempt coming in from RR. Nakita nyo yun, lumaka siya dito para makapangsayo at may swap dito, maglalakad sana. Ang problema eh, dumating bigla yung dalawang bouncer. Itong si Wisp na may kasama pang iba. Anyway, itong si ano, si Bimbo, malayo pa ang kanyang pangarap na Radiant's ano, bottom tower is under attack. Nagpapanggap na puno si Polo. Radiant structures are fortified. Dyer's middle tower is under attack. Mga kaibigan, hindi na siya lalabas, hindi na siya magkakape. Ayaw na niya. Lag ba Mineski sa ano, sa Perfect World server? I think oh. Pero naka-VPN sila eh, para ma-offset yung lag ng konti. Pero mamaya na to. Nakabang si Ara. Ito na naman po tayo, namumulis! Itong si Vengeful Spirit, sabi niya, asawa ko! Ay, di pala sila mag-asawa, pero mag-love team yan. Basta, lore nila, magka-relate sila. Anyway, sumira na ng Taurus itong si Bimo sa main taas, which means walang didefend sa DG. And they are gonna opt to just destroy RR and the tower as well. Pero hindi, nasan ang Chrono? Pumasok si Team Versus sa loob. Ginugusto mga kaibigan, may Chain Frost pa. Pero nang sila yun, kagad naman sila natin. Mechanism will be pop. Galing kay Kay. And now Mineski is on the run. Yamaguchi, nilabas na naman ng Sex Bomb Dancers. Si Wave dito pinag-intipan. Ayun na, tinagalan ng onti sa piling sa piling. Buhay niya dito. Wow, sabay pause. Sabay pause.
rage quit yung Venge. Yun, mong sinasabi doon sa chat. 5-5 na ata, Kuya Denki. Huwag muna tayo magsalita ng tapos. Diba? Huwag kayo masyadong magsalita kagad ng tapos. Iabang-abang din. Ayun, batingin ko daw yung mga taga New Zealand na nanonood, sabi ni AJ Luna. Ito nag-comment sa akin sa Facebook. Pasensya na to, kasi hindi ako nakakatingin sa Facebook. Kapag nagka-cast ako, mostly concentrate ako sa Dota, sa ano ko, sa Twitch chat, tsaka dun sa software na ginagamit ko. Sorry ha. Ayan, tiwala lang daw mga Colocoys. Ayan. May babati naman kami dito sa Sydney, Australia. Yay, sabi ni Bearburn. Yan, binabati kita, yung mga taga Sydney, Australia dyan. Ganyan ba internet ng Mineski Lancia? Puro DC. Paalala ko lang guys na naglaro sila sa Perfect World servers. Hindi sila nasa, hindi Seiya ang server nila guys. Kaya nakakasuffer sila ng mga packet loss at saka mga DC-DC, okay? Yan. Audio daw, audio. Ano ibig sabihin mo paring tol? Sira yung audio ko? Hello? Pabati ako, boss. Jerain, MJ at Gerard Salas from Canada. 2:30 AM na dito. Todo support, boss. Salamat, paring Ice Aeroblade. Thank you. Favorite number mo ba ang 69? Hindi. Pero baka maging favorite ko na. Yun, lasma daw ang krono ni Bimbo. Huwag naman tayo agad magsalita ng tapos. Pero ang ganda nga ng pwestuhan ng DG dito. Gusto talaga nilang mamain eh. Mamain na lang itong laro. They are going 5-man. And despite Mineski having Brewmaster on their side, hindi sila takot eh. Mukhang ano, D-Boss mahangin S mo. Ah, yung S ko. Okay, sige. So, yun, ilayo ko yung mic ko. Kasi baka na ano kayo. In-game sounds, boss. Ah, hindi, kasi nag-minimize ako. Pag nag-minimize, kasi nawawala talaga yung in-game sounds. Pasensya na. Kasi nga, nagtingin ako sa Facebook ng updates. Okay. Boss Denki, iniwan na ako ng GF ko. Anong gagawin ko? Habulin mo? Ba't kayo iniwan? Baka naman kasalanan mo. Pag kasalanan mo, mag-sorry ka. Minsan kasi yan, nagiging problema sa, ano, sa relationships, yung pride. Doon mo nalaman kung mahal mo yung isang tao eh, kung kaya mong i-ignore yung pride mo bilang tao. Bilang, hindi naman bilang tao siguro. Bilang lalaki, halimbawa. Tapos kayong maging, yun niya, intindihin yung kanyang concern. Kasi, para sa akin, ang love, selflessness yun eh. Yun yung parang highest form ng love. Hindi mo yung iniisip yung sarili mo, ang iniisip mo yung mahal mo. Ganun. Ayan. Zoning Magic Flare, pwede. Boss Denki, sinong paborito mong international caster? Madami. Nakalimutan ko lang yung pangalan, pero meron ako dating napanood yung parang tatlong bugok na nakakatawa sila. Nasa sobrang na pwede sabihin nila, pero yun, nakakatawa sila kasi sa international scene, wala yung parang long trike. Alam nyo yun, yung sobrang comedy at saka sobrang saya, entertaining. Ang pinaka-entertaining na sa kanila si Toby Wan, pero that's it. Wala nang yung para medyo talagang komedya. Kasi yung mga nagsisigaw-sigaw yan. Yung tatlong bugok na yun, kung sino man kayo guys. Sa Join Dota ata sila eh. Tatlong bugok na lagi magkakasama. Sorry. Ayan. Lakas baka Papa Jack ba? Hindi nga ako sumisigaw eh. You're one of the good ones. Ayan. Ayun, bawas na makinig kay Marcelo para mabawasan ano. Ako personally iniko ano yung si Marcelo Santos, hindi kasi pinapansin yung mga nakikita kong post sa FB eh. Kaya hindi ako masyado na i-aantig. Si Suns fan at saka I love you si Suns fan. Naku. Nakakatuwa yan kasi doon dati sa Dota Cinema. Dapat ako yung kukunin nila na yung "Hi guys, this is Denki bringing you." Taga ganun. Pero ang problema nun kasi nag-aaral ako.
Kaya ngayon, sinuggest ko si Sans Fan kasi kasama ko siya sa playdota.com. Sabi ko, ano, tas, yung parang nag-ano siya, nag-apply siya, tapos vouch ko, sabi ko si Sans Fan na lang. Kasi mag-ano ako, mag-i-school ako. Yung panahon yun. Busy ako nun sa college. Ayun, sikat na siya. So, shoutouts kay paring Sans Fan na hindi na siya fan ng Sans ngayon. Ano na eh, iba na yung, iba na yung ano niya eh, favorite team ngayon. I think, ano na? Lumipat kasi siya eh, nag-ano na siya ata eh. Lumipat ata siya sa Houston. Pero eh basta nakalimutan ko na yung kwento pero basta matagal ano hindi na siya fan ng Suns daw sana hindi totoo. Anyway, Papi Big Daddy at saka Hanyu siguro basta sinisisi ko sila eh na parang why didn't you block the Caitlyn ult? Pero basta natatawa ako. So mga natatawa ako kasi imagine ko kung marami akong kasama tapos English class kasi English class ko medyo seryoso eh. Kung marami akong kasama tapos English class malamang ganun na ganun. Oops. Kakabangan. Naku po. Hindi. Eh, naku, nakaikot pala. Itong si Parker nang mag-blink out. Itong si Yamaguchi. Double silence. Galit. Lahat ng silence sa mundo nilagay. Kay Yamaguchi. Oops, sumaba. Nasa ng Chrono. Chronosphere connecting para kay Timber. So, galit. Gumamit ng zoning na ano, na Mystic Flare. Itong bangkay ni Biyako Yakuchiki. Medyo nag-iwitis ng konti. Pero it's okay. So, red. Dumating na ang dalawang bouncer. Ito na ang sex bumper. Ninchong dancer. Tatapo. Humahabol na nilabas na po ang ano, ang sex bomb dancers ni Mystic. Ang mga kaibigan, naglalakad ng daan-daan. Tataga ba? Abutin ba si Kerr? Humahabol si Jopay. Tinaga! Ito pang si Wave. Isa ka pa, boy, ha? Lupa ka, ha? Si RR sinusuntok. Lakas makakotong nitong kotong kap, mga kaibigan. Si Tiny nakakagusto pang makaisa. Level 2 na Tiny. Bigla siya naghubad. Nagsitanggal ng mga buto niya sa katawan. Bato pala, bato. Dire's bottom tower is under attack. Tik na. Ito, shoutouts nga pala tol sa mga taga Southern California na nag-watch ngayon. Ang dami talagang Pinoy sa ano sa SoCal ano. Nung dating nagawi ako diyan, galing ako NorCal, pumunta ako sa SoCal. Ang daming Pinoy. Kung hindi Pinoy, ano, Asian, basta ang daming Asian population sa SoCal. So shoutout sa mga nandiyan. Yan, nung naglalaro pa ako ng fighting games. Kamusta man kayo diyan? Ayan, fight recap. Naku, hindi na lumabas. Napakamalas mga kaibigan. Currently, the gold graph is leaning towards, I don't know, papunta ng konti sa Mineski pero leading pa rin ng DG dito. 2K gold advantage para sa kanila. XP-wise, nasa 750K XP advantage. Samantalang Russia na sila dito. The score is 14 to 16. Hindi naman ganun ka-significant yung ano. Ay, hindi. Feeling ko significant na to. Malakas na gold sway to para sa DG, if ever. Since walang sagot, ang Mineski, they are roaming around. Tignan mo naman item ni Troll Warrior, mga kaibigan, Mechanism, and a possible BKB. Itong si, ano, si Owa, kamusta? Ayan, nag-deward lang. Si Yamaguchi, Blink Dagger lang ang puhunan, wala siyang mana dito. RR, yan lang, Urn of Shadows. Bimbo, on his way to his BKB, wala siyang kitlat. No maelstrom, ginamit ang kanyang Invis rune. Kaya ba niya solohin si ano? Si Timber so? Piniping niya, sabi niya kailangan ko ng backup. Need backup. Wala. Samantalang itong DG, pagkatapos kumuha ng Aegis, eh bababa na lang sila, itutuloy-tuloy ang pagpo-push, grabbing pressure. Ang ginagawa itong ano, oh grabe mga kaibigan, ginamit na ba ang Chrono? Ginamit na ang Chrono, backup lang pala ang kailangan. I was expecting tawag dito, DG's wave and wants to actually retaliate. Pero walang nangyaring ano, walang nangyaring relocate dun sa scenario na yun. I don't know why. Siguro pinabayaan na lang nila, sabi ni ano. Sabi ni Timber, so, in Chinese, hayaan nyo na ako! Mauna na kayo! Ganun, parang ganun. Basta yung madrama na mga ending messages. Pero I think dapat rumisponde si Wisp eh. Rinig yung bugahangin sa mic. Okay, salamat. Salamat sa pag-log. Ano? Ayan. So yan, inayos ko na. Rinig daw yung buga hangin sa mic. Ayan, hindi na ata siguro. Sana hindi na guys kasi pag rinig pa yan, iiyak na ako. Uy, buo na po mga kaibigan ng Aghanim Scepter at meron na siya dito maganda-gandang item. Ano bang pangalan niyan? Teka lang. Ano pangalan niyan? Crystal Dryad. Too bad. Ayan. Ala. Ano mangyayari? Saan ka pupunta, boy?
Bakit hindi ka nag-relocate? Kung kailan naman may nag-overextend, ayaw talagang puntahan. Ano kayang iniisip nito ni Wisp at saka ni Tiny? Ito yung inaabangan ko eh. Kailangan nilang, ano eh, kailangan nilang mag-post up eh. Hayaan ba nila mag-free farm si Yamaguchi at saka si Jay? Oh, wala oh. Okay, di sige, objectives do to. Okay, okay, objectives Radiant's do to. Kami ito mga DG right now. Sabi nga sa chat kanina na mas maganda yung ano. Mas maganda yung ano, objectives do to kaysa naman mabita-bita dito. O, sa ngayon mga kaibigan nakaabang dito, prenteng-prente, ang tatlo mula sa Mineski, samantalang yung dalawa nasa magkabilang panig ng Pilipinas. Sinira na po ang tier 2. O tapos, anong gagawin nyo? Relocate? Ayaw? Ayaw talaga? Diwag. Sige na, sirayan nyo itong tier 3 mga kaibigan, and still no retaliation coming in from Mineski. They are literally playing possum right now. Nakatago lang. Huwag na lang palupa-lupa. How much comedy? Uy, akala ko tinos niya si Yamaguchi. Uy, pumas si Yamaguchi, nagdabog lang pero wala na siyang nagawa. Nilasing, galawang marino itong si parang ano. Si parang Yamaguchi. Nilasing muna bago tirahin. Tama, 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 tama yan, tama yan. Samantalang may tumitibiyan ng event. From a peaceful intercept. Suwat, suwat, sup, sup. Talagang yung bloodstone lang ang puho niya dito. And to be frank, this game can still go either way despite BG crowning every tower that they can get right now except this one. Kasi yung ano, Mineski, maganda yung kanilang late game. Faceless Puge. Oh, may troll warlord na nag-smoke ngayon. Maghahanap naman si Sila to. Meron silang brewmaster na malamang sa malamang malaki ang bigay niyan. I don't think sa late game meron pa siyang bulas dito. Pero I hope ngayong habang meron pa siyang... Lang, eh. Ayun na, swap mga kami, coming in. Nasa nang dabog? Eh na po. Ito na yung boy backup. Ito na yung iniintay ko. Pero may Chrono sa tatlo. What a disaster for DG. Naku po, tinos ni Tiny pa malayo si ano, si... Ano, Bigo. Pero okay lang. Samantalang dire-diretso na ipagpatay nila. Si Tsuwat Tsuwat Tsuk Tsuk na ipin. Si Kerr naman. Naglalagay dito ng maganda-gandang ano, Mystic Flipper. It's to no avail. Si Tiny mga kaibigan forever nasa taas. Nahabol? Ahabol ba? Nilaseng. Tapos wala na. Pero nakita nyo yun, yun ang maganda sa ginawa ni Bimbo dito. Hindi siya masyadong na-attack or is it just good timing na lumitaw si Tiny Wisp kung saang area naglabas ng Chrono itong si Faces Void. Good move coming in from ano, from Mineski. Akala ko nung una magka-crumble sila eh. Nung pagkakita nila na may nagtitipi na, akala ko mag-aatrasa na sila. Especially that, hindi gumamit si Yamaguchi ng kanyang Primal Spirit. Wala siyang Primal Spirit noon eh. So yung ginawa niya, kumbaga, harassment yun eh. Makunat si Kay, gumamit ng mechanism. I was thinking, sasabihin nila na, tama na, huwag na tayo mag-overcommit. Pero salamat na lang sa napakagandang Chrono Trigger. How many times are you gonna miss? Wow. Ang ganda pa na pagkakagamit ng PTV dito. Ngayon, si Wave mga kaibig. Kaya niyang i-burst. Meron siyang Aegis dito. Huwag siya matakot. Owa. For some reason, ano, kahit merong Aegis si Tiny, medyo takot siyang lumapit. Hindi pala, hindi siya takot. Wala lang mga kaibigan, wala lang na namang nangyari dito. Anong pangalan? Ang ganda naman. May ganyan palang kuryan. Basic. Ito nagkalasingan ng mga kaibigan, let's see what would happen next. Kapatay na ni, ano, ni, tao dito, ni Polo, itong si... Ano ah, Viper mo ang no contest na ito para sa Mineski. Gusto nila makipaghabulan. Opensiba na ito. Meron bang split? 10 seconds to split. Grabe troll. World mga may bumamano dito. Nag-swap. All my what? Nag-suicide na lang po. Itong si ano. Si Tsuwa Tsuwa Tsup Tsup. At may nakabang pa si Wisp. Bangan nyo dyan sa may corner. Mga kaibigan nito na. Kasama niya si Tiny o iwan niya? Iwan niya si Tiny. Sacrificial lamb dito. Si Paring Demons. And Wave is just farming. Medyo nahihirapan siya. Awa naman. Paano naman dito si ano Tiny? He needs at least a Manta style. Or even na, ano eh, ano na lang, tawag dito, Hyperstone. Kaya makakuha siya naman dami-daming hits. Hyperstone plus Overcharge, sobrang laking bigyan na noon. Kaya niyang i-AOE. Minister. Even a crit would suffice since meron naman niya siyang AS boost. Coming in from Wisp. Just no, yun lang. Pero ang ganda kasi pagkagamit ng Chrono. Gamit ng ulti itong si ano, si Troll Wargod. Ito ba talaga eh. Isipin mo makailang palo tong si Faces Void eh. At saka kaya nga hindi natin ata siya kumuha ng Maelstrom or Mjolnir. Kasi meron naman ng ano, meron ng
Troll Warlord. Oo, pwede, di ba? Pwede. So ito mga kaibigan, aba, nagkakaaway-away pa rin sa chat mga kaibigan kung sino ang ano, kung sino yung gusto nilang manalo dito. Again, ano, huwag kayong magkaaway-away porket nag-bet kayo sa kabilang team. Diba? Chill-chill lang tayo dito. Anyway, kamusta naman ang Mineski dito na bumabawi ng konti, 23-18 ang score. Let me look at the goal graph right now. Paakyat, medyo nasa 2K. Ayan. XP wise, patingin nga, nasa 7.5K XP para sa Mineski. Anong levels nila? 15, 14, 14, tas 11, 11. Isa lang, si DJ lang ang nangangamote dito. Pero sadyang malayo ang agwat ng mga levels ito nga Mineski so far laban sa DG. Ang highest ng DG is si ano, si Tiny, samantalang itong si Jay nasa 15 na, magsi 16 na nga ito eh. Sweet 16 na mga kaibigan. Anong odds ng game na to? Pag nanalo sila 2-0 na sila, which means the score is 6-4. Galing ko, di ba? Sobrang ganda ng analysis ko. Tiny yan, pag natalo Mineski sa isang clash, ubos base nila. Tama ka dyan, paring Tol. So, yun yung kailangan lang abangan niya. Kailangan nilang either mapatay si Tiny or ma-remove from play. Kamusta na yung items niya? Still struggling. Drums, Yasha. Excuse me po. At saka Aghanim Scepter. Pabalik na si Roshan dito, 1 minute to go. May nakaiwan ng Aegis dito. Mga Aegis. Nagpapa-hard ang Mineski ata ngayon. Maganda game nila ngayon, Sir Deki. Maganda ata ang tulog nila. Yan. Pabayad daw si Alican Macau. Sige, Dyer's middle tower. Anyway, JD to. Meron siyang secret BKB Mech and Vladimir's very utility-based item. Samantalang, naku po! Kailangan lang abangan to. Okay, never mind. Ang problema dito ng Mineski is marami pong bukas na to. I don't think it would be worth it. Halimbawa na ako kasi ng magandang comeback. Napatay nila yung kalaban dito. Magja-jogging sila up here. Tapos, hindi nila kaya makapag ano, hindi nila kaya makapag 2-in-1. Unlike DG, pag nakakuha ng team wipe, wasak to, tapos wasak to. Ito, sandali na lang to. Diba? Kaya, ano, yun lang. Yun lang parang ano ko sa Mineski. Medyo mahirapan siya unless kaya nang i-end agad-agad. They need find some sort of space to take this tier 1. And anyway, wala naman kasing backdoor protection ng lahat ng tier 1s eh. So, pwede ngang lakarin lang ng kung sino mong malakas dito. Halimbawa, siguro si Faces Void, solohin niya. Or si Troll Warlord, solohin niya tong tore, wasakin niya, boom. Wala naman silang glyph, di ba? Ayan. Kaya tingnan natin kung ano mangyayari mga kaibigan. Wala pang pwedeng gawin dito. Dapat ipapalipad lang yung Tiny. Tapos, oh, tama. Palipad lang yung Tiny, tapos ubusin lahat. Actually, good, magandang idea yun. Remove from play Tiny, tapos ubusin lahat. Anyway, Manta is already tawag dito up for Tiny. Chrono is OP daw. Chrono is such a broken hero. Hindi, Chrono is the skill. Ayan. Just say. Boy, wag kayong mag-spam sa chat, mababan kayo ni Mubot. Easy lang kayo, guys. O nga, totoo tong sinasabi ni Epic Troll, enemy has still tier 1 tower. I agree. They need to push this one. Find some sort of space. Ito na. Sabay pause. RR dito talaga. Ang favorite pastime niya mag-pause dito. And, si Lich po ba kaya niyang solohin ng tore? Provided na merong backup. Siyempre, hindi. Ewan ko. I-chain cross niya yung tore kung kaya. I-jeek man niya yung tore. Eh, wala eh. Hindi pa niya kaya. Ang kaya lang dito mag-sira ng tore manually. Si Pestes Puge. Tsaka si, ano, si Troll. Diba? And still, the game can still go to DG. Remember that they have the push advantage, not to mention the very, very strong Siege with Tiny. Ito si Siege Tank eh. Tiny Wisp is a big threat. If ever Mineski would be caught unaware, a simple Tiny Wisp relocate combo can destroy this whole base down. Okay, gusto ko yung sinasabi ni KC2517. Split, sama lang yung apat, tapos split push yung troll. Ang problema, may nakaabang. Ito nga, yung bouncer. At saka si Tiny. So, kung sakasakali, guys, medyo lalamon sila dito ng buo-buong sago. O katulad yan, game na ba?
O sige, mamaya ilalabas ko yung fight recap para matapos na yung pag-iyak ng mga tao. Pasensya na guys at nakakalimutan ko yung fight recap. Ayun. Ito. Boss Denki, pabati naman sa GF ko na gumagawa ng project ko ngayon para makapanood ng ako ng laban ng Mineski. Grabe naman yung girlfriend mo si Kapil. Napaka-buting girlfriend niya. Napaka-girlfriend niya. So, naglabas na ng backup. Tatlong tiny mga kaibigan. Dalawa ka lang. Oh, matawag na nasa na yung Chronosphere. Medyo alangan ni Yamaguchi. Nagdabag. Walang tinaman ito. Ang bilis maglakad ni Spider-Man. Chasing. Trying in for the chase. Where is Troll? Troll was left behind. Dyer's bottom tower is under attack. At Chrono! Hindi niya gagamit naman. Oh! Ow! Nakita niyo yun? Nabura ang buhay ni paring Kir. Crit sa mukha. Sweet anonymity. Ang ito ka pangatal si paring Wave dito. They can actually go for this 1v1. Mano imano. Naka-invest siya. Oy, alam ni Kay. Sabi ni Kay, may tao. May tao dito, guys. May tao. Nabangga ako eh. Napil ko. Napil. Pero wala. Tumigil na siya. Ops, 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 ops. Oh, inikuta na mami. Nasa ng bash? Naku po, Basherino! Walang RNG, mga kaibigan. Troll Warder needs to work on his RNG this time around. Yes. Radiant's top tower is under attack. You can actually go for a refresher orb right now. Great idea for the chat. Aghanim's or refresher is a good go for Jay, right? For no, for faceless void. Para lang malaki yung coverage nila if ever hindi lang mahuli yung tiny. Eh, isa pang nga, isa pang chrono para masakit. Magawa sila ng Venn diagram. Grabe. Pero kamusta naman siya? Ay, boss, thank you pa ba daw yung crush ko na si Irish? Sige, binabati ko si Irish. Kamusta naman? Ayan, may ages ngayon ng ano, Mineski. Let me look at the gold graph right now. How is it? 4K net worth advantage for our Filipino team. And the Chinese is kind of having a hard time to find that sufficient farming that they need for them to win the game. They can actually opt for a more pressure, but there's no gold coming in their way. While Mines is just sitting pretty, waiting for the creeps to move into their base and hit these creeps, pawn them and pound them for gold. XP, how is it? 7.5. So the score is 24-18, mga kaibigan. Hindi pa tapos ang laban. DG dito, tandaan natin may Tiny Wisp sila. Pwede sila paguhuin dito ni Mr. Macho Man, Randy Savage. Kasi mamaya-maya, ako po magkakadurug-durugan tayo dito. Oops. Darinig ko, may umukol mga kaibigan. Pinagtripan, luhod ang mga tala. Godlike na po si Bimbo. Sana mabigyan din ako ng godlike. Tika na. Yan, boss, thank you. Anong prediction mo mamaya sa Mineski laban sa Tong Fu? Ewan ko. Sana depende. Ayan, abante na ba sila? Farm din. Farm din pag may time. Ako po, yung pagkapatay ni, ano doon? Ni Timber. So, although hindi masyadong malaki, nababawasan ng Bloodstone charges niya. So, ngayon, dos na Bloodstone charge. Aba, nag-abala ka pa. Diba? Tiny dito. Still no sufficient item. I think he's saving for buyback. Kamusta naman ang buyback status ng parehong teams? Tig-isa mga kaibigan para kay Kay at kay Wave. Si Demons may buyback din samantala nangungulila sa gold ang Mineski. May defusal ako narinig. Saan yun? Ayun, si Troll World mga kaibigan. Nakabuo ng defusal blade. Huwag natin kalimutan na AG type si Troll. And siguro para ano, para pagtanggal ng ano, diba? Pero mamaya na mga kaibigan, may chain force na tumama pero isa lang bumangga. Gigabyte Mineski is on their forward march, killing Demons, double kill para kay ano to, kay Bimbo. Umahawal pa mahabi si Kirito. Minamarcha na lamang, wala yung kanyang bouncer si Wave. Sadyang mabagal tumaga. Nag-star pero nag-split man ito, napagal na po kami itong Wave. Umahawal sila. Tingnan kaya ba ni hindi niya kaya. Triple kill para kay Jay. And this tower might be going down. Isa na lang ang natitira. Nasa na ang 5 kamote. Nangangamoy ba ganun? It's about time. Dire structures are fortified. Oops, abante ba sila? Nasaan daw si Jay Tan? Yung English caster ng Mineski dati. Nasa call center na ata.
Hindi ko alam matigil na siya na wala yung fire ng design natin. But I'm not sure. Anyway mga kaibigan, ito na po, the dream is real. Pero it's not for the Dream Gaming, but for Mineski. They have been successful in whittling down DG's advantage kayo ng mid game at kayo late game wise. They are taking this towers and racks one by one. Oo nga, defusal para sa illusion shining. Good analysis dito. Stun mga kibis, tatlo, ako po! Nasa ng split? Hindi siya napagsitin naman, kinitipin niya mag-uchi kanyang split. Isang tama si Ikot! Uy! That swap! Almost saved the day, pero okay lang yung mga kaibigan. Ito naman si Bimbo dito na kayo pagpaluan. Wave using his BKB. Is it worth it? Ouch! Next split na si Yamaguchi mga kaibigan para pakain si K. At si Wave. Nabubuhay na naman po si Bimbo. Meron ba siyang baon? Wala siyang dalang chrono dito. At dalawang defusal pala ang bit-bit. Itong Mineski pang tanggal ng mga ilusyones. Grabe! Still nice defense coming in from DG. They use a buyback to them. What? O, tingnan mo yung fight recap nagbabag minsan. Ganyan lang lumalabas pag medyo late na. Kaya sayang. Wala eh. Anyway mga kaibigan, okay naman kasi nakuha ng tier 3 na to mention one all the racks. Bukas na po na naman ang Chinese Embassy para sa Mineski. And that overextension by Mineski is actually uncalled for. Bakit pa sila nagmasya na daw nagbida-bida? Dapat nag-chill na lang sila eh. Pagkakuha nito, atras na. Well, good move yung ginawa ni paring Bimbo. Pagkamatay niya, di ba nag-trigger yung Aegis? Tumakbo siya. Ayan. At nagpakamatay na naman po si paring Timber, so inuubos na niya ang kanyang bloodstone charges. Grabe, nag-buyback daw si Troll. Ayun, nag-buyback daw si Troll. Hindi daw yung bug. Ganun daw yun. Pag nag-buyback. Okay, sige. Salamat sa pagsasabi. Anyway, mga kaibigan, patayin nga ng net worth. 21k para kay Bimbo, 18k lamang po si paring Wave, so medyo nagkakabanggaan. Outsu. My time frame per recap. So tatayamingan ko yung medyo malinis-linis. Pagkatapos ng clash, ibabagsak ko kaagad. Para makita natin. Pag magandang clash lang, pag hindi masyado, pag over, bato-bato yung laban, sa network na lang. So anyway, kamusta? Puro pera ang problema nito mga buyout natin maliban kay Secret. Si paring Polo nangangailangan ng 4 na minuto or plus para makapag-buyout siya ulit. Pero hindi, chill lang muna to. Wala muna silang gagawin dito. Ano lang sila, abang-abang lang. Kaso ito talaga yung naging wala ng silbi si paring Timber. So with 2 charges on your bloodstone, anong gagawin mo? Kalungkutan dito para sa DG. Samantalang Tiny, meron na ba siya kahit man ng AC? Wala pa, BKB. And a plate mail, value plate mail dito para kay Tiny. And he needs a pang-buyout. Sige, farm ka pa. Kamusta naman si Demon dito? Meron siya itong Ghost Scepter para lang pang-coverage. Pero anyway, si Jay, matapang mga kami. Buo na ang Refresher Orb! Alam niyo kung para sa yung Refresher Orb, ano to? Diffusal, refresh, diffusal, promise. O kaya, power threads, refresher, power threads. Yan yung mga combo dyan. Pero mamaya na mga kayo magkakaabangan na to. Hindi kasi nang iikot itong DG eh. Dapat kung sa kanya nanglilikod sila. Kasi yung hinihintay nila na mahuli sila ng chronosphere. Lalo pat, meron ng refresher orb itong si paring George. Naku po. Aganims na lang daw sana void. Bakit diffusal pa? Parang nga pangtanggal ng pangtanggal siguro ng Viper Strike, pangtanggal ng Sight of Vice. O nga pala sa mga di nakakaalam, you can purge Sight of Vice. Yung tawag ito? Hex. Ayan. Ano lang yun? Fun fact lang. So, abangan nyo mamaya. Kung sino man ang ma-hex dito, tatanggal lang yun ang purge mamaya. If ever medyo aware itong Mineski sa nangyayari. Let's look at the items of DJ right now. Nakita na natin to, Side of Vice Mech and a possible BKB mula kay K. Itong si Demos, yan pa nangungulila. Si Care, ayan lang. Ghost Scepter para sa dalawang supports. And DG, blink lang ang meron siya. Samantalang for Mineski, ang ganda ng item ito. Daedalus, Refresher Orb, Blacking Bar, Diffusal, and Mask of Madness. Si Yamaguchi, Aghanim's, BKB, blink. Si RR may dala pang gem para kulting na. Meron pa siyang Blink Dagger para medyo maganda yung coverage niya. Owa with a 4 staff, Urn of Shadows, tas pang Yossi para pag naiinip.
Ayan. Tapos itong si Secret, ayan, ano din, the Fusel Blade Mechanism, Vlads at saka BKB. Medyo hindi na umandarang item nito ni ano na ni paring Polo, medyo stuck na siya sa ano ha. Stuck in limbo. And I guess mas magandang ipunin yung kanyang pang buyout. Kaysa naman medyo ano siya, magbida-bida sa pagbili ng item. Oh, yun. Pwede, pwede. Kapag nagkakiras na Tiny at isang Hyperstone Gold Ball yun, huwag lang unahin. Pag lang unahin yung, ano, si George. Oo nga, pwede. Pag naunahan ni, ano, ni Tiny si, ano, si Boyd, durog siya eh. Pero wala kasing crit eh. Kung may crit si Tiny, feeling ko pwede. Pwede pa. Boss Denki, wala pa ako sweldo, sabi ni Yeno. Naku, ba't wala kang sweldo, tol? Pakitapos na please, PBA na eh. Naku. Namaya. Kamusta na yung mga items? May cheese na po si Brewmaster. Troll Warlord, ayan, sa kanyang Aegis. Kasi lock item na to si paring, ano, si paring Bimbo. Benta niya dapat itong ano, Diffusal. Mag-repair na siya para medyo cool. Ayan. Sino mas madami Pinoy fans? Rave or Mineski? Feeling ko mas marami ang Rave? Sa akin lang yun. Kasi aminin natin nung mga bandang end ng taon, medyo nawala na yung tiwala ng tao sa Mineski. Sa dami ng mga nangyaring issue. Pero ngayon, sana naman mabawi nila yung kanilang ano, streak. And Rave is actually pretty strong, friendly bunch din naman mga tropa ko yan, sila ano, sila Micros. Pero oops, Chrono ba para kay King? Hindi. Stunlock mga kaibigan, at buluhod kaagad itong si Viper. Abati ba? Ako po, isa pa to si Wave. Paano mo siya sasagipin? What a disaster. Sinap para tulungan mami, isa pang Chrono to. Double Chrono, nahuli nila tong si ano. Nakalimutan sa 2-1-2-1-2-2 pero ngayon na beyond godlike na po si Bimbo at wala na silang pakialam dyan. Dito na sila sa objectives, nag-iwan pa ng kesong puti. Bigay mo na kay Jake. Samantalang ito na oh, dire-diretso na sa pagsira ng racks. Wala na pakialam si Ikan, meron akong Aegis dito. Ops, Jake, kaya ba niyang mamahin ito? Grabe, backtrack, OP. Nilabas na po ang Sexual Dancers. Nagpa-buyback ka pa ha, ba-buyback ka pa, mamamati ka ngayon, hindi, nakabawid pa si Yan, nabaday niya si Yan, no? Si J, laking gold din nakuha niya ito, pero nag-buyback ka agad, nasa na team. Oops, buyback din naman siya. Hindi ko na naiintindihan mga kaibigan, sino nagpa-buyback, tignan ko na mamaya sa fight recap. Nag-buyback si ano, diba? Si, oh yan, nag-buyback si Demons, nag-buyback si... Si paring Wave, nag-buyback din si, ano, si... pero talagang wala nang magawa kundi panoorin lang nila na wasakin ang kanilang base and still they were able to defend. Ayan, fight recap. Ayun, thank you. Okay, mali ako. Ang nag-buyback lang pala, akala ko nag-buyback itong si ano, si Tiny, hindi pala. Ang nag-buyback lang si 2-2-2-2 at saka si Demons. Pero 3k damage galing kay Tiny alone. Abatos. Tapos ito naman kay ano, kay pangalan ito kay Jules. Ay, kay Jules. Kay Bimbo. Eh, nag-alay tuloy ako. Eh, ano, Chrono lang ang puhunan niya. Dalawang Chrono. And he bought back. I don't know why. Meron siyang ano, Boots of Travel. I think he went in. Tapos natapos niya kagad yung engagement. He went out. Takbo-takbo din pag may time. So, ngayon in-upgrade na niya ang kanyang Diffusal Blade. He went, ito na yung, ano, ito na yung, ano, dito malalaman kung magagaling yung place or players or hindi eh. Alam niyo nakapag-buyout na siya and he can't really wait for 5 minutes. Itong larong to, hindi mo na kailangan paabutin ng 5 minuto. Kailangan tapusin mo na kaagad. So, why the hell not buy your items and end the game? Hindi na kailangan mag-tipid eh. Grabe. Ayan. Huwag muna kayong umiyak, mga DG, ano, betters. Kasi, tiwala lang. Kaya pa naman ulit tayo. May tinitipi mga abiyan. Kinira ka agad. 3 charges para kay Timber. So, kalungkutan. Grabe. Pang-kite yan, Kuya Denki. Alam mo, pwede nga. Pero ito, nabuo na yung AC. AC, tapos crit. Benta mo na yung isa dyan. Boots. Benta mo na yung boots. Invisibility. Ay, drums? Okay.
Binito yung drums para meron siyang pang buyback. Good, good move. For my tab. Kasi naman mag-BOT siya. Facing out. Pero si Jay, mga kaibigan, swerte sa rune. Kanyang isolo play to. Walang backup! Walang backup! Relocate is ready though. TP ka pa ha! Chrono para sa'yo! Nasaan ang double chrono, mga kaibigan? Ito nagawa na ng ulti. Nakupo! Paligo ka, boy! Dumating na yung mga backup niya. Meron pang second chrono. Nakuha sa disaster. Naging baboy siya. Si Bimo. Pero pagbalik niya, second chrono, hindi na kailangan. Demons would die in the hands of Bimbo. Hahabol pa siya. Samantala, meanwhile at bot, itong si paring Polo, discarding Marino, wala nang pakialam. Objectives, itong si ano, Bimbo, si Bimbo, si ano, Polo, trabaho. At no choice but to buy back para kay Tiny. Wala nga lang ang kanyang bouncer para tulungan siyang maka-atake. Ako po, tapusin nyo na. Boom! Swap! Bayanin ng Condor si RR, mga kaibigan. Sabi niya, ako na lang, I'm gonna take one for the team. TP sa mukha, nakabelat pa. Hindi, namatay na yung Jay, tumatakbo mga kaibigan. Samantalang mega na ba? Grabe si Sikat, wala nang pakialam mo. Dito lang ako. I'm still going to kill you later. Tingnan ko lang kung sino nag-buyback. And anyways, X-Bomb Dancers would be up again. Pinapatay nila si Kay at saka si Tsuwa Tsuwa Tsum Tsum. Abangan nyo na! Hindi pa, si Rave na lang daw. Secret, mga kaibigan, talagang to. Talagang ito lang ang gusto niya, Range Barracks ang gusto ko. Wala akong pakialam sa mga bato. Naglalakad, mga kaibigan. The rat is real, pero patay siya sa kamaon ni Wave. And three are down sa Mineski. Pang throws of a lifetime na ba ito? Si Wiz buhay ah, meron siyang relocate. Yamaguchi needs to save himself or else wala mag-defense sa base nila. May chrono ba? From Bimbo. 30 seconds to chronosphere. So ito, perfect chrono opportunity. Pero yun na nga, patay mga kaibigan. Si Jules, yan ako. Nagagaya na ako sa chat eh. Si Bimbo na lang ang buhay. Si Bimbo na lang po ang buhay, mga kaibigan. If ever magbida-bida pa tong si Bobims, eh ano, mananalo pa ang digito. Isang magandang ano lang, relocate, wasak this, lakad here, wasak this, end the game. Diba? Itong ano, itong miniesi ko sa pang magmega, imbis na magtrabaho na lang eh. Hay nako. Ba naman to? Anyway, the score is 29-39 in favor of Mineski. Sa score lamang ang ano dito. Kita ba siya? Okay. Oh, talaga sabi niya. Eh, mayroong ano? Eh, mayroong fortification. Naku po, chrono ni Jay. Para, ano yun eh, tawag dyan. Zoning chrono para lang makapag-mega clips. And now, worth it, sabi niya. TP out na ito. At mukhang tapos na ang takbuhin ng Mineski. Sabi nila, okay na kami. Nakapag-mega na kami. Now, the pressure is on. Welcome to Pinoy Pinoy Tower Defense. Welcome to level 1. Grabe, eh wala eh. Gusto nilang mag-ganon eh. Pwede, nanigurado ang Mineski eh. Ayan, ito na nilabas na mga kaibigan ng mga creeps na naka-arcana. Tingnan mo oh, mga naka-arcana yan, boy. Samantalang mo kung hindi pa susukan DG dito, gusto nilang isa pa. Gusto nilang dugo. Nahuli si Yamaguchi, mga kaibigan. No split for him. Makapagsipa. BKB. Swap. RR na naman po ang bayani ng Condor. Pero mabubuhay ba siya? Go Scepter is now down and out. Right click pa more na istanini ito. May regen. Kinuha na nila. Saan pumunta yung iba, mga kaibigan? Nasaan na sila? Yung courier sumasama na rin sa gera. Samantalang grabe itong DG. Sabi nila, forward motion. Marcha na ito. O patay mga kaibigan, namatay kagad si Tsuwa 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 Yamaguchi. Makapag-split ba? Hindi nakapag-split. Na-silence! Abatos! Jay, anong gagawin ni Bimbo dito? Tatakbo siya, makatakbo. Meron siyang 9 seconds to chrono. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chrono! Naku po, medyo alanganin mga kaibigan. Demons would be dying first. Mali ang tempo ni Jay. 1 second to chrono. Pero gumamit na ka siya agad ng refresher orb. Pero mukhang last man standing na po para sa DG. Si Kerr, sinasakripisyo na ang kanyang sarili para lang ma-defend ang mega creeps. And hindi naman siguro bias na sabihin na mananalo ng Mineski dito kung sakasakali. We're just stating facts here. Ito si K, mga kaibigan. Lockdown! Ginawang baboy! Pero who cares? Lalakarin lang niya yan.
batuhin mo ng ano, batuhin mo ng palakol ni Diva. Hindi, pinaikutan na lang mga kaibigan ng tao dito. Basta yun. Umaabante ko sa kaibigan. Kala mo si Ichi yun, si Bimbo mga kaibigan. Galit talaga sa big sa kinilaw. Kanina pa to yun. Jaipans ka ngayon boy. Ano ka ha? Oha, bida-bida ka pa. Ha? Pero anyway, wasak na itong ano eh. Wasak na itong Torrent. They have no choice but to defend this Ancient. Manually, ayan na sila na yung ano. So, yung didepensa dito. Naging X-Zero Sage na yung laro eh. Hindi na to ano eh. Hindi na to, tawag yan, Dota 2. X-Zero Sage na. Tower defense na po mga tropa peeps. O, kinuha pa ng ano, Mineski ang Roshan. Para lang sigurado, may kesong puti iniwan. Ano yung binaba niya, no? Mech. Grabe! So mukhang the dream is real nga talaga mga tropa peeps. Salamat sa basbas. Shoutouts kay Pope Francis sa pagbabasbas sa amin. Ayan, doon mo nagagalit na mga kaibigan na nasa chat. Ano pa ginagawa nyo? Tapusin nyo na! Oo nga, baka ano pa eh, mapakanta pa tayo dyan ng ano eh, panalo na, natalo pa, natutulog ba ang Diyos? Pero mukhang mananalo sila dito, kampanin na sila. Oy, 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 oy! Nakita nyo yun! Nilabas na! Ang Rapira! Ano kaya mangyayari dito mga kaibigan? Pumamigay ba niyang Reaper dito? Or kaya ba niya makipagdepensahan dito? Remember that they have a Wisp on their side. So kung sakasakali, kaya na niyang mando itong Tor tas Recta Throne. Pero wala, yung mama siya ng Minesi mga kaibigan, nadaan nila sa kampante system. RR nasa abat, nasa unahan mga kaibigan. Ang sabi ng chat, eh na MVP daw. MVP ng laro talagang ano eh, bayani ng Condor eh. Abante na. Ako. Ako. Ako, kinakabahan na ako eh. Kasi parang baka ma-landslide sila dito ng ano, ng Tiny Wisp. Si Yamaguchi, nilasing na naman mga kaibigan bago tirahin. Ito talagang si Yamaguchi eh, marunong eh. Oops, sige. Nilasing na naman. Sa bagay, mayroon naman siyang cheese. So kung sakasakali, kaya niyang mabawi yung damage na ginagawa ni Tiny. And he has no crit. So kung may crit itong si Tiny, siguro kaya eh. Kayang i-one shot. Pero ito mga kaibigan, Espacio Boys! Oy, Holy Squave! Napa-BKB na lang! But never forget, may Chrono Ferminando na lang nila. Sabi na, Ra, ano na lang daw? Throne na lang daw! Bimbo! Nasaan ang Chrono? Chrono para kay DJ mga kaibigan. Zoning Chrono, pumasok mga kaibigan. Second Chrono incoming, nasaan na? Ginawa siyang baboy dito. Grabe, alam mo yun? Tinirahin mo nila ito, hindi mo tinira. Ayun na, ginamit na yung Chrono Spear mga kaibigan. Just to attack the Throne. And it's gonna go down. Are we waiting for it? Wait for it. Ang tagal. Ayaw pang tirahin eh. Gusto pa ng theatrics itong ano yung Mineski. Eh, patay pala si Bimbo. Pero iyon din. Wasak. And a GG. Well, pe. Eh, pala si Owa. Grabe. Woo! Gigabyte Mineski mga kaibigan. 2-0. Laban sa ano... Dream Gaming, mukhang tuwang-tuwa. Itong ano natin, ay, may sinasabi si ano si ayun. Oo nga pala guys, please follow our ano, our Twitch channel, yung twitch.tv/minesitv. Yung button na may heart, paki-click para follow din pag may time. Maraming salamat. Ayun, para ano, para lagi kayong ano, saktong-saktong timing nyo kapag meron kaming ano i-stream or meron kaming coverage ng kahit anong game. So anyway, siguro ano mamaya-mayang alas 7 ata yung next game. Alas 10 pala, sorry na guys. Alas 10 pa yung next game. So pahinga-pahinga din pag may time, pero si Kuya Denki nyo ay walang uwian. Ayan. Grabe. Top 3 na po ang Mineski. Grabe, so far ah, for day 2 ah, easy lang tayo guys, huwag muna tayo magpa-party. And, ayan. Gawa ka nalang ng bago. Akalaan nyo yun mga kaibigan. Ha! So, congratulations sa mga nagtiwala sa Mineski.
At condolence sa mga nagbet sa DG. Alam mo, wala naman akong kinakampihan dyan eh. Pare-pareho lang naman yan na teams. At saka di naman ako nagbebet. Pero sadyang nakakatuwa lang na from ano from a disastrous ano eh, first day. Ngayong second day, eh, akalain mo tumutu-zero na sila ulit? Iba? Ayan. Why does every word sound the same? For ano? For Tagalog?